Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ba ay masaya ngayong umaga? O gutom na tayo? Okay, I realize it is 11:54. Subalit kakain po tayo ng salita ng Panginoon ngayong tanghali. Amen po ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. And this is the very bread that we're going to eat this afternoon, the Word of God first. Amen po ba? And this morning, the Lord has blessed our Grace congregation through the preaching of our beloved pastor. And we have seen how the Spirit of God worked in the hearts of those people who came in front. At dalangin po namin na aming mga panauhin ngayong umaga, ay ganun din ang mangyari sa inyo, that God the Holy Spirit will speak to your own hearts and you will find yourselves kneeling down right here and repenting of your sins and receiving the true God of heaven who became a man and His name is Jesus Christ. Amen po ba? So turn your Bibles with me to the book of John chapter 1 and I'll be speaking again on behalf of our senior pastor, Dr. Benny Abanti Jr. John chapter 1 and verse number 35. Okay, nandun na po ba kayo? John chapter 1 verse number 35. Again, the next day after John stood and two of his disciples and looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold, the Lamb of God. And the two disciples heard him speak and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt and abode with him that day, for it was about the 10th hour or 2 hours before evening. Let's pray. Heavenly Father, in the precious name of our Lord Jesus Christ, we are committing this truth congregation into thine hand. May God the Holy Spirit speak to our hearts, lift up the name of our Lord Jesus Christ and glorify Him in our hearts. And may we see His beauty, His person, His work and His character as your word will be declared today. In Jesus' wonderful name, amen. Thank you. You may be seated. Well, I'd like you to know here from the book of John chapter 1 and even from the book of Luke chapter 1, we can find a godly couple that was not given a single child in their old age. This godly couple were no other than Elizabeth and Zacharias. These two godly husband and wife were praying and longing to have a child. But seemingly, even though they were already old, seemingly that the Lord God has not answered their prayers. But you know what, my dear friends and dearly beloved here, the situation did not deter John the Baptist nor discourage him to pray fervently and to perform his priestly function. So every time he would go to the temple and he would burn incense, I believe with all my heart that he would ask the Lord for his blessing, that God will open the womb of his own wife and that he would experience the joy of holding a child in his own arm. Amen po ba? Hindi po siya nanlupaypay. You see? Kaya nga po ngayon pong umaga, I would be entitling this message, this is a fresh message given to me by my God, and that was a day ago until early in the morning, that's the only time where the Lord God allowed me to complete. Kaya wala pa ako masyadong tulog. You see? The three important situations in life from the first chapter of the book of John where we can find the invitation, come and see. Ayan ang title, ang haba, no? Ulitin ko. Original po yan na binigay ng Panginoon sa akin. The three situations in life from the first chapter of the book of John where we can find the invitation, come and see. So before we go to that, let's go first to what happened to the parents of this great man who prepared the way of the Lord. So one day when Zacharias was performing the priestly function and his responsibility, burning incense right in the altar, the angel Gabriel appeared unto him. And then he said,
in the book of Luke chapter 1, I think in verse number 44 or 46, that your prayers were answered, Zacharias, and that you are going to have a child. Thy prayers are heard and answered by God. What a joy to hear that our God listens to the prayers of His own children. That's why we are bidden by the Word of God that let us not be weary. Let us always pray and not to faint. Let us always pray. Joy to know that our God never gets tired of hearing and answering the prayers of His own faithful people like Zacharias. You see? And you know what? Miraculously, Elizabeth conceived. She was already stricken in years. Well, the Lord God did not allow the exact age of Elizabeth when she conceived a man-child. But nevertheless, my Bible tells me na siya po ay mayroon ng edad. Siguro mahigit 60 na yan or 70. At siya po ay nagbuntis. And you know what? When Zacharias was there in the temple, the angel Gabriel actually gave him a name, and you shall call him John. Ayun ang sabi ni Gabriel. You see? And you know what? Zacharias was quite reluctant to believe. That's why one of the chastisement that happened to Zacharias because of his unbelief was that he was made dumb until John the Baptist was born. And then they were looking for a name, and then they called the father, Zacharias, and Zacharias began to say through writing that his name should be called John, and his tongue was loosened, and he began to praise God for what he has done in his own life. Kaya po yung naging anak po ni Zacharias tsaka ni Elizabeth ay yung pinili mismo ng Diyos upang ihanda ang daan sa pagdating ng Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, at ang naging anak po nila ay walang iba kundi si John the Baptist. Amen po ba? You see, yung kanya pong the Baptist na yan ay authority po yan na ibinigay ng Diyos Ama sa kanya in order to baptize the converts, in order to baptize those people who would repent and accept the Lord Jesus Christ in their own hearts. Kaya nga po, isa sa mga nabautismohan po ni John the Baptist ay yung mga apostles. These were the people that God prepared. And they heard the word of God from John the Baptist, and one of the greatest words and messages of John the Baptist was this: Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. And you know what? Yung pong tupa ng Panginoon, ang kordero ng Diyos na si Kristo Jesus ang may kapangyarihang tanggalin lahat ang kasalanan ng bawat makasalanan. Amen po ba? Kaya't kung kayo po'y nandito ngayong umaga, kayo po'y mga panauhin namin, ang kordero po ng Diyos, ang Diyos Anak na nagkatawang tao ay may kapangyarihan ngayon na linisin ang lahat ng ating mga kasalanan at gawin po tayong righteous sa harapan niya, sapagkat ang kanyang banal na dugo ang siyang magtatakip nito at maghuhugas upang kapag tumingin ang Diyos Ama sa iyo, ikaw ay busilak at malinis dahilan sa dugo ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen po. At nung ipinanganak po si John the Baptist, ang sabi po ng Biblia, siya po ay ibinigay ni Zacharias at ni Elizabeth sa Panginoon dun sa ilang. He was given to the Lord in the wilderness. Now, hindi po nakalagay sa aklat ng Luke kung anong gulang na taon si John the Baptist nung siya po ay binigay ni Elizabeth kay ni Zacharias at Zacharias sa Panginoon. Subalit kung aking papansinin ng aklat ng 1 Samuel chapter 1, makikita nyo na meron din pong isang situation na ganyan, nakahalintulad. Ayan po ay walang iba kundi si Hannah tsaka si Elkanah. Hindi po ba? Ang pagkakaiba lang, si Zacharias walang ibang asawa. Etong si Elkanah ay may mga ibang asawa siya. Subalit ang pinakamamahal niya sa lahat ng babae ay walang iba kundi si Hannah. Amen po ba? You see? At nananalangin tuwina si Hannah until God heard her prayer and she conceived a man-child and she made a vow that she will lend that man-child to the Lord. At ipinanganak nga po si Samuel.
Kaya kung inyong babasahin ang aklat ng 1 Samuel chapter 1, makikita nyo that after Hannah, wind, W-E-A-N-E-D, wind. Ano ba yung wind? Matapos siyang pasusuhin at siya'y lumaki, hindi ko alam kung isang taon o dalawang taon o tatlong taong gulang yan o apat na taon, siya ay ibinigay na kay Eli, yung kanyang father in the faith. Pero ito pong si John the Baptist kakaiba. Wala po siyang Eli sa wilderness. Have you ever thought of that, brethren? Wala siyang Eli. Walang nag-alaga kay John the Baptist sa wilderness. Can you give me a verse? Wala eh. Ibinigay lamang after Elizabeth and Zachariah's wind, John the Baptist, he was lent to the Lord by his parents. Tanong, ilan taon po siya? Well, go to 1 Samuel after he was weaned by the parents. Kaya't isipin ninyo, paano na alagaan ng Diyos si John the Baptist doon? Isipin mo kung siguro gawin nating mga 7 taong gulang. Malaki-laki na yung batang yon. Nag-iisa siya sa wilderness, sa desert, sa ilang. Nag-iisa siya. Who took care of him? Hindi natin problema yan, mga kapatid, mga kaibigan. The God that I am serving and the God that I am proclaiming was the God who took care of John the Baptist in the wilderness for more than 30 years. You see? The God, the loving God, the merciful God, the protective God that I knew in my own heart was the same God who took care of John the Baptist. How did he do it? I do not know. But I knew he is a protective, compassionate, loving, and merciful God. And in his own omnipotence, he did that to his own son, John the Baptist. Ang pagkakaiba ni John the Baptist sa atin, si John the Baptist po ay napuspos na ng banal na espiritu, nandun pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina. Have you read that from the scripture? You see, he is a special person with a special calling to prepare the way of the Lord. At nung nabautismuhan niya na po ang Panginoong Jesus, because after 30 years, hindi po nagkita si John the Baptist at ang Panginoong Hesukristo, though they are relatives, kahit na magkamag-anak sila, hindi po sila nagkita up close and personal until God the Father gave John the Baptist a sign that if you would see the Spirit of God like a dove lighting upon his shoulder, he is my son. And one day, the stranger of Galilee coming to him, and he saw the Spirit of God lighting upon his shoulder, and he knew that this person is no other than the Lamb of God that he is proclaiming. Amen po ba? And he came, and the Lord Jesus Christ said, suffer it to be so now so as to fulfill all righteousness. Because he was reluctant to baptize the Lord Jesus Christ because he is not even worthy to unloose the shoe lashet of the Lord Jesus Christ. He realized how unworthy he was, and he knew how holy the Lord Jesus Christ is, his personal God and Savior. But nevertheless, the Lord Jesus Christ was baptized. And you know what? There were two disciples, followers, who got saved. And when they saw the Lord, you know what? They came to the Lord Jesus Christ and asked the Lord Jesus Christ in John chapter 1 and verse number 39. This is now my message. The three important situations in life where we can find from the book of John chapter 1, the invitation, come and see. These two disciples got saved, they were baptized, and they saw the one that John the Baptist was proclaiming up close and personal, and they saw the Lord Jesus Christ. And you know what? A true child of God would always have the heart to follow his Savior. Amen po ba? Let's go to John chapter 1 and verse number 39. It says right here, if you have your Bible, it says right here in verse number 38, then Jesus turned and saw them following and saith unto them, what seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? Now, who were these two people? Now, one of them was Andrew. The other one, it was not named. But
these two apostles or disciples who heard the message from John the Baptist, who got saved because they trusted the Lord Jesus Christ, though they did not see him personally, and yet God allowed himself to be seen by them because he was baptized himself, decided to follow where their Savior is. Amen to that? Nakalagay po sa aklat ng Psalms 26 that I love to go to the place where my Savior's honor dwelleth. Nakalagay po yan, 26 verse 8. Tingnan niya po. Lord, I have loved the habitation of thy house, the ecclesia, and the place where thine honor dwelleth. This is the place where the honor of the Lord Jesus Christ dwelleth. In your Bible studies, in your soul winning, these are the places where the honor of the Lord Jesus Christ dwelleth. That's why, dearly beloved, let us obey and follow where the honor of the Lord Jesus Christ dwelleth. Take note here, where dwellest thou? Where dwellest thou? I love to see the place where your honor dwelleth. Is that our hearts this morning, brethren? Ayan ba yung puso natin? Huh? Alam niyo po ba na anytime the word of God is proclaimed, that's the place where Christ's name is honored. Amen po ba? It might not be in this place, this beautiful edifice. It might be in a simple Bible study group. It might be in a simple, gathering where sinners and even brethren combined together are there and you begin to share the word of God and proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. That place instantaneously becomes a sanctified place. That is the place where the name of the Lord Jesus Christ is honored and magnified and glorified in the hearts of people. Amen po ba? Is that our situation? You see? So, the Lord Jesus Christ in verse number 39, ano pong sinabi ng Panginoon? He saith unto them, come and see. Ayun yung unang invitation. Huh? Come and see. Where? The place where the name and the person of the Lord Jesus Christ is honored. I'm so glad I am in the ecclesia today. Amen po ba? I'm so glad that you were invited, my dear visitors, to come to the place where Jesus Christ, the Son of God and God the Son's name and His person is honored here. Wala pong ibang persona ang itinataas po sa pulpitong ito kundi ang Panginoong Hesukristo. You see? Hindi po ang presidente, hindi po kung sino mang mga government leaders, kundi po ang Panginoong Jesus because He is the Lord of this ecclesia. And He must be glorified and be exalted because He promised that if He will be exalted, sinners will come to Him. Amen po ba? You see? And the second invitation here was actually the desire of a child of God, not only to go to the place where the Lord Jesus Christ's name would be honored, but a child of God has that desire to proclaim and introduce to others about His Savior. Amen po ba? You see, a compassionate and a burning zeal and desire to introduce our Lord Jesus Christ to others. Amen po? Makikita niyo yan sa John chapter 1 and verse number 43. Actually, ang Panginoon, ang nawi niya ay si Philip. Personally, he want Philip. He looked for Philip. You see? And then you will find right here, verse number 43, and the day following, Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and saith unto him, follow me. Follow me. Most probably, Philip right here came to know the Lord through the preaching of John the Baptist and he was called to service. He was called to serve the Lord and follow him with all his heart. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. And then number 45, take note. Verse 45, Philip findeth Nathanael and saith unto him, we have found him! Of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. In verse number 46, it says right there, and Nathanael said unto him, can there any good thing, he was quite reluctant pa, si Nathanael, and can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, the second invitation,
come and see. The first one who invited was the Lord Jesus Christ for a disciple who would like to see the place where Christ's name is honored. The second one is the desire of a true child of God to tell others about the goodness and the love and the mercy of his Savior. You see? Come and see. Ang sabi ni Philip kay Nathaniel. And you know what? The Lord Jesus Christ found Nathaniel, isn't it? On whom, an Israelite indeed, in whom there is no guile. You see? And then he was called to service too. And then lastly here, the third invitation that we can find here is that the invitation about the reality that every one of us will experience physical death if Christ will not come the next 100 years. Lahat po tayo ay makakaranas ng katotohanan ng kamatayan. It can happen anytime, and only our Lord Jesus Christ has the power over and against grave. Amen to that? Nangyari po yan sa isa sa mga pinakamamahal ng Panginoong Hesukristo. Lahat po ng kanyang mga anak ay kanyang pinakamamahal. But during his personal earthly ministry, isa sa pinakamamahal niya na ang pangalan ay si Lazarus ay nagkasakit. At nagpadala si Mary at si Martha, ang kanyang kapatid, upang puntahan ang Panginoong Hesukristo. Subalit ang Panginoon dinilay niya ang kanyang pagpunta doon sa Bethany. At nung dumating na po siya doon, nakalibing na si Lazarus. He has been lain 4 days already. Nakalibing na po siya. Apat na araw na po siyang nakalibing. Ibig sabihin noon, ang uod at ang kanyang katawan ay decomposed na. Naaagnas na. You see? At makikita nyo, pumunta po tayo sa John chapter 11, verses number 34. Buksan po natin doon. Verse number 32 first. Verse 32. It says here, then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit and was troubled. And verse number 34, and said, where had you laid him? They said unto him, the third invitation coming from the lips of those people who observed the reality of death, they told the Lord Jesus Christ, come and see. Amen po ba? Ano yung unang invitation? The invitation of the Lord Jesus Christ for every child of God to see the place where His name is honored. Amen po ba? And the second, come and see, was the invitation by a child of God proclaiming and sharing the Master to his friends or loved ones. Come and see. And the third one, it is the invitation for each and every one of us to know the reality that death can happen to us. And you know what? The one they invited there was no other than the Lord Jesus Christ. And the Bible says, Jesus wept. John 11:35. Tingnan niyo po doon, yung verse number 35. Matanong ko nga po kayo, Jesus wept. The shortest verse. Bakit po kaya tumangis ang Panginoon? Ang ibig sabihin po ng wept, tumangis mismo. Tumulo ang kanyang luha. Bakit po tumulo ang luha ng Panginoon? Number one, ako'y naniniwala mga kapatid na ang Panginoon ay tumangis sapagkat siya ay nagsisimpatiya doon kay Mary and Martha at sa damdamin ng mga mahal sa buhay na kung saan ay nawalan sila at ang nawala ay si Lazarus. The Lord Jesus Christ sympathized and empathized with the feelings of the loved ones of Lazarus. Amen po ba? Hello, amen po ba? Nandito po ba kayo? Naintindihan niyo po ba sinasabi ko mga kaibigan, mga kapatid? Nagsisimpathize po ang Panginoon. Ganun po ang ating Diyos. Kaya't kung ikaw'y tumatangis sa iyong kapighatian at sa iyong kabiguan or loss of a loved one, huwag mong kalilimutan that the Lord is weeping beside you. He fully understood what you're going through.
Kaya't kung meron po ritong matinding sinasapit sa iyong buhay, huwag mong kalilimutan na ang Panginoong Jesus, alam niya ang pinagdadaanan mo ngayong umaga. Amen po ba? You see? And He weeps in your loneliness. Pangalawa po, bakit po tumangis ang Panginoon? Ako'y naniniwala sapagkat yung pong mga ibang tumatangis doon na kasama ni Mary at Martha, ang iba po doon ay binayaran. Alam niyo po ba na binabayaran sa Old Testament ang mga mourners para mahawa yung mga loved ones na umiyak? Bakit po umiyak ang Panginoon? Ako'y naniniwala, nakita niya yung mga umiiyak na yun na hindi naman talaga totoo. At nakita niya ang mga puso't kaluluwa ng mga taong umiiyak na yan. Umiiyak sila kay Lazarus, subalit hindi sila umiiyak sa harapan ng Panginoon upang sila'y magsisi ng kasalanan. At ang Panginoong Hesukristo, alam nila, sila'y mabubulid doon sa naglalagablab na impyerno sapagkat sila'y alipin ng kasalanan at alipin sila ng dyablo at hindi nais ng Panginoon na sila'y mabulid doon. Kaya ang Panginoon, ako'y naniniwalay siya'y tumangis. What do you think? Amen po ba? He wept for those people that are paid and people who are just weeping for someone and not weeping because they repented of their sins and they needed the Lord in their own hearts. The Lord Jesus Christ wept. At ngayon sandaling ito, ako'y naniniwala na kapag ka ikaw ay tumanggi sa Panginoon at ikaw ay tumalikod sa ating Panginoon dahilan sa matinding pag-ibig niya sa iyo, tinalikuran mo pa rin siya. What do you think the Lord Jesus Christ will do? I believe until now He weeps for you. Until now He cares for you. Hanggang sa ngayon, ang Panginoon iniibig ka niya. Amen po ba? Ang ating po mga panauhin dito, siguro this is your first time to hear that, to hear this message. Ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang salitang I love you. Hindi po. Ang kanyang pag-ibig ay kanyang pinatunayan nung siya ay nagkatawang tao. Siya bilang Diyos at Diyos Anak. Iniwan niya ang kalangitan. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama. Siya'y nagkatawang tao at doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay kusang loob na nag-alay ng kanyang banal na katawan. Kusang loob niyang dinanas ang lahat ng sakit na dapat mo at dapat kong sapitin. Doon sa naglalagablab na impyerno, itinigis niya ang kanyang banal na dugo upang hugasan ang aking kasalanan at ang iyong kasalanan. Siya'y namatay, nalibing pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi. Siya'y nabuhay na muli at ngayon ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso at nagsasabi sa iyo, ako ba'y nais mong papasukin sa puso mo ngayong umaga? Amen po ba? Amen po sa mga bisita namin. Nais niyo po bang papasukin ng Diyos na si Kristo Jesus na maging Diyos at tagapagligtas mo ngayong umaga? Subalit during that time of the Lord Jesus Christ, ang dami pong tumanggi sa Kanya. Ang dami pong tumalikod sa Kanya. At that point in time, ako'y naniniwala at tumatangis ang Panginoon. Hindi lamang dahilan sa damdamin ni Mary at Martha at ng kanyang kapamilya, kung hindi din po sa kalalagayan ng mga taong iyon na nabubuhay at alipin ng kasalanan. At ngayong umaga, may mabuting balita po kami sa inyo. Pwede po kayo ngayon na magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sapagkat nung itinuro yung libingan ni Lazarus, alam mo ang sigaw ng Panginoon? Ang sabi niya, Lazarus, come forth! Sapagkat nung inalis yung bunganga, yung takip doon sa libingan na yon, si Lazarus po'y tumayo. Sa kapangyarihan ni Kristo Jesus, siya po ay tumayo. Nakabalot pa lahat ang mga grave napkins sa kanya. Loose him, the Lord Jesus Christ said. And he was presented alive. Now, ano po ang connection niyan sa bawat makasalanan tulad nating lahat? Lahat po tayo ay mga patay sa kasalanan. At alam niyo po ba, ang bumabalot sa ating kaluluwa ay kasalanan at kapangyarihan ng kasalanan. At ang tanging persona ang pwedeng makapagbigay sa iyo ng panibagong buhay, katulad ng ginawa niya kay Lazarus, ay walang iba kundi si Kristo Jesus. At pwede kanyang tawagin sa pangalan mo at sabihin sa iyo, Lazarus, come forth. At ikaw, kung ikay magsisisi ng iyong kasalanan ngayong umaga at sasampalataya kay Kristo Jesus,
ang kasalanang bumabalot at umaalipin sa iyo ay pakakawalan ng Panginoon at ikay bibigyan niya ng bagong buhay at kapatawaran ng kasalanan. Bakit po? Sapagkat hanggang ngayon, iniibig ka ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po ito mayong lahat. Every head bowed down, every eyes closed. Tatlong invitasyon, come and see. Ang Panginoong Jesus inimbitahan ang mga mananampalataya sa Kanya sa place where He dwelleth, His honor dwelleth. Brethren, sa members po ng ating church, wala po nakatingin sa akin, do we have that desire like Andrew and the rest of the apostles to go to the place where the Lord Jesus Christ dwelleth and His honor is being lifted up? Kung nangusap ang Panginoon sa inyo, mga kapatid, can you talk to our Heavenly Father in 20 seconds? Ang pangalawang, come and see the desire of a child of God to introduce others to the Lord Jesus Christ. And one of them, Philip, said, come and see. Do we have that desire, mga kapatid? 10 seconds to 20 seconds before we go to the launch of soul winning, launch into the deep of soul winning, let us not serve the Lord in soul winning with the dirty hands. Confess our sins to our Lord. Amen to that? Mag-pray po tayo. At habang nananalangin po ang mga members po namin sa church na ito, nais ko pong lahat ng mga panauhin namin ngayon ay tumingin sa akin. Pakitaas niyo po ang inyong mga kamay habang nagpipray po sila. Huwag kayong mahiya. Higher po. Higher dito. Higher. Huwag niyo ibaba yung kamay ninyo. Dito po. Pakitaas niyo. Honesty. Higher. Huwag niyo ibaba yung inyong mga kamay. Tumingin kayo sa akin habang nagpipray sila. Look at me here. You see now, the Lord Jesus Christ is inviting you. Come and see. Why? Sapagkat hanggang ngayon, iniibig po kayo ng Panginoon. Amen po ba? He wants you to be with Him up there in heaven someday. And the only way where you can do, is to repent of yours. Aminin mo na makasalanan ka. At lumapit ka ng may pagsisit pa na ng palataya kay Kristo Jesus. At ang sabi niya, come and see. Makikita mo ang pag-ibig ko sa iyo. Makikita mo ang kapatawaran ko sa iyo. Makikita mo kung paano kita babaguhin. Amen po ba? Ang dapat mo lang gawin ay ito. Huwag mo siyang ikahiya. Kasi, look at me, hindi kanya ikinahiya sa krus. Amen po ba? Look at me here. Hindi kanya ikinahiya. Nandun kanya. Nandun ka, tayo, sa kanyang kaisipan, doon sa krus ng Kalbaryo at sa puso niya. Siya'y kusang loob na pinagdusahan ng ating kasalanan, hindi kanya kinahiya. Ngayon, ang tanong ko, kayo mga bisita namin, may mga name tag dito. Pakitaas yung mga kamay ninyo. Ikakahiya mo pa ba siya? Ngayon, natanggapin sa puso mo? Ngayong kanyang inaanyayahan ka na lumapit sa kanya para iligtas kanya at gawin kanyang kanyang anak? Amen po ba? Manalangin po tayo. Heavenly Father, nakita niyo po ang aming mga panauhin ngayon na may mga name tags, ang kanilang mga kamay. Idinadalangin ko po sila, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng gift of faith, Panginoon, at gift of repentance, as sila po'y tunay na magsisi at lumapit sa Panginoong Hesukristo at maligtas. Lord, use this invitation song at huwag po nawa silang mahiya sapagkat hindi niyo po sila ikinahiya, Panginoong Jesus, when you went there at the cross. Bless our invitation and even the soul winners. In Jesus' wonderful name, amen. Pwede niyo na po ibaba ang inyong mga kamay.